Guys, welcome back to our channel. Look at my son, guys. Oh, sitting on my chair. You just touched something on the table. Hopefully you did not touch anything, mister. You look like a boss in there. Amo natin, nasaan ba yung ating ano baba? Where is your remote control? Hi, nasaan ang remote control? Oy, yan po guys, kumakain po ang ating boss amo, ang ating little bossing, kumakain po siya ng apple ngayon. Pangatlong snacks na po niya yan guys. First, kumain siya ng muffin which is 26 grams. Tapos, kumain siya ng jumpy, ano po. Yan po ang proof na kumain po siya ng jumpy. Tapos, ngayon po ay kumakain po siya ng apple ang baby while watching the nursery rhymes. Tapos, bawal kasi sa kanya, guys. Kaya, kukunin natin ang kanyang sugar. Maulan kasi, guys. Kaya, tingnan ninyo sa labas. Hindi ako makapagtapo ng basura kasi sa ulan. Yung mga basura natin, oh. Maulan. Super maulan talaga today. Kahapon pa ito umulan. Maginaw, tapos, kagabi pa ito umulan. Hindi siya tumitila. Kaya naging swimming pool yung aming backyard at hindi siya makalabas, hindi siya makapaglaro sa labas. Hindi siya makapag-jump. Kaya nabuboard siguro si Peter, guys. Kaya siya kumakain siya ng kain ng kain. Kaso bawal naman kasi sa kanya ng maraming intake kasi yung muffin is 26 grams. Yung jumpies is 15 grams. Yung apple is 15 grams. So, sobra talaga yung ano niya, yung sugar. Kaya ngayon, kukuha tayo ng kanyang sugar. Kukunin natin ang sugar niya, guys, okay? Hi, guys. Welcome back to our channel. Look at my son, guys. Oh, sitting on my chair. You just touched something on the table. Hopefully, you did not touch anything. Mister, you look like a boss in there. Amo natin, nasaan ba yung ating ano baba? Where is your remote control? Hi. Saan ang remote control? Oy, yan po guys, kumakain po ang ating boss amo, ang ating little bossing, kumakain po siya ng apple ngayon. Pangatlong snacks na po niya yan guys. First, kumain siya ng muffin which is 26 grams. Tapos, kumain siya ng jumpy, ano po. Yan po ang proof na kumain po siya ng jumpy. Tapos, ngayon po ay kumakain po siya ng apple ang baby while watching the nursery rhymes. Tapos, bawal kasi sa kanya guys. Kaya, kukunin natin ang kanyang sugar. Maulan kasi guys. Kaya, tingnan ninyo sa labas. Hindi ako makapagtapo ng basura kasi sa ulan. Yung mga basura natin, oh. Maulan. Super maulan talaga today. Kahapon pa ito umulan. Maginaw, tapos kagabi pa ito umulan, hindi siya tumitila. Kaya naging swimming pool yung aming backyard at hindi siya makalabas, hindi siya makapaglaro sa labas. Hindi siya makapag-jump, kaya nabuboard siguro si Peter, guys. Kaya siya kumakain siya ng kain ng kain. Kaso bawal naman kasi sa kanya ng maraming intake kasi yung muffin is 26 grams. Yung jumpies is 15 grams. Yung apple is 15 grams. So, sobra talaga yung ano niya. Yung sugar. Kaya ngayon, kukuha tayo ng kanyang sugar. Kukunin natin ang sugar niya, guys. Okay? Okay. Ito yung diabetes bag niya. So, ating kukunin natin yung kanyang sugar. Titingnan natin kung napakataas. Pag mataas yung sugar niya, bibigyan ko siya ng insulin. First time ko siyang bigyan ng insulin ng ano, snacks time. Kasi usually hindi ako nabibigyan ng insulin, guys. Pag snacks lang. Pero dapat atang bigyan ng bata kasi hindi wala siyang exercise. Tapos kumakain. Kain ng kain. Busy pa naman ako kasi nagluluto ako ng ano, magluluto ako ng lumpia, ng spring rolls, tapos nag-ano ako ng papaya kasi gagawa sana ako ng atsara, atsarang papaya. Kaso lang kailangan pala siyang isook for 2 days. 2 days pala isook yung papaya, guys. Kaya
Nilagay ko muna siya sa ref. Ginawa ko na yung ano. Ika muna, kuha muna tayo ng tubig, ha? Baby, come here. Come. What are you eating? Oh, blah, blah, blah. Oops. Oh, blah, 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 blah. Come here. Ito po ang ating baby, oh. Kain ng kain. Okay, can I have your finger, please? Kain ka ng kain, ha? Let's check your finger. Hmm, very good po yung baby, oh. Wow. Wow. You had three snacks today, ha? Kunin natin yung sugar niya para bigyan natin ng insulin. Wow! Magkano kaya yung sugar? 11.8! So, 11.8, guys. Ilalagay ko siya dito sa kanyang notebook. Ito yung diabetes notebook niya, guys. Nakasaad dito ko. So, 11.8, i-round off natin siya ng 12. Tsaka ito yung guide kung magkano yung kailangan natin ibigay na insulin sa kanya according sa kanyang carbs na kinain. So, lunch and dinner. 12 sugar. So, kumakain pa siya ng apple. Ibigyan ko lang siya ng... Nalilito ako kung magkano ibigay ko. 30 grams. Bigyan ko lang siguro siya ng 2 units. 2 units ng ano. Kasi kakain pa yan mamaya eh. Napakaginaw kasi dito, guys. Kunin natin itong ating... Balik natin muna natin itong ating AccuCheck. Tapos, i-prepare natin yung kaniyang para insulin. Diba kayo, guys? Aray. Narinig ba nyo ba yung ano? Yung ulan? No? Kusog ang ulan, diba? Okay. So, 2 units. Ito yung lagayan ng kaniyang mga ano, mga needles. Ayan. Heater! Naka-heater ako kasi yung bata natin, palaging gina-turn off yung heater niya. So, ito po yung kanyang long, fast-acting, guys. 2 hours ito before, dapat kung magbibigay ka, dapat may lapse yan na 2 hours before ka magbigay ng another correction. So, nagbigay ako ng insulin sa kanya ng 1 o'clock ata, so 1, 2, 3. So, 2 hours na. Kasi 2:30 na ngayon. 3:30 na pala ngayon dito. So, pwede ko na siya bigyan ng correction. Ito kasi, ang effective, ano nito is, after 5 minutes, effect na siya sa kanyang body. While itong, this is the long lasting, guys. Tawag nito is, Livimir. Ano siya, whole day, like 12 hours, ang, ano nito, effective nito. So, maglalast yung ano niya, sugar niya for 12 hours, walang hindi siya magkaroon ng ketones. So, ito lang is fast acting ito siya. So, after 5 minutes, mag-ano ng sugar niya. Pag mataas yung sugar niya, bababa na yung kanyang sugar. So, bigyan natin ang ating baby ng 2 units. So, dapat talaga siyang i-prime para make sure talaga natin na lalabas yung insulin. Okay, Peter. Come, sit down. Sit down. Pag sinabi kong insulin, mag-ano na siya, iupo na yan. Sit down, baby. Yes. Yes. Ready? Ah! 2 units. So, i-check ko muna siya kaagad. Kasi dapat talaga ang insulin, guys, nag-work ako sa aged care before, dapat talaga dalawa yung witness. May-witness ka talaga kung magbibigay ka ng insulin, no? Kaso ako lang mag-isa dito. So ako lang mag-isa. So i-double check ko na lang kung magkano units. Kung ilang units ang ibibigay ko sa kanya. So 2 yung nilagay ko doon. So 2 ito siya. Uy! Wow! Okay, sit properly. Sit properly.
Ready? Tama naman. So yun po guys, naibigay na po natin ang kanyang correction. So hopefully hindi siya tataas. Hindi tataas ang sugar niya mamaya. So count talaga siya ng 1 to 10 guys to make sure na papasok talaga yung insulin sa kanyang katawan. So yan lang po muna nga guys. Maraming salamat. Balik ako mamaya, okay? Okay. Now, continue na po tayo sa ating ginagawa. So nag-shred ako ng carrots guys. Tapos hahaluan ko siya ng potato kasi si Peter kasi favorite din niya yung spring rolls, yung lumpiang Shanghai ba sa atin guys. Tapos ito lang yung kasi ang lumpiang Shanghai lang talaga ang kumakain si Peter ng kasi hindi niya na nalalaman na may carrots at saka potato. Kaya nilalagay ko siya sa ating pork lumpia. Kasi si Peter, hindi siya kumakain ng vegetables, guys. Kumakain man siya ng apple, ng fruits, pero apple lang talaga. Wala siyang ibang kinakain ng fruits. At saka sa vegetable, ayaw talaga niyang kumakain. Pero pag hinalo ko ito sa lumpia, hindi niya na mamalaya na may carrots at saka potato. Kaya po, ihahalo natin ito kasi paborito ni Peter yung lumpia, guys. Kaya once a week talaga nagluluto ako ng pork lumpia. Dinadamihan ko siya tapos inilalagay ko lang siya sa freezer para pag kailangan ko ng lutuin, andun na siya, ready na siya, no? Kasi, di ba, ang napaka magluto ng pork lumpia, matagal, ilang oras ang gugulin mo sa paggawa ng pork lumpia. Kaya damihan na lang natin tapos ilagay natin sa freezer. Yan po guys. At saka, para magkaroon naman ng minerals, vitamins and minerals si Peter sa kanyang katawan guys. Kasi, hindi kumakain ng gulay ang batang ito. At saka, nagmi-milk siya, nagnanan formula siya, pero gusto namin, kasi mag 5 years old na siya ngayong December. Gusto na namin na hindi na siya mag-milk. Kasi matanda na siya, 'di ba? Kaso lang kasi hindi kasi namin pag nag-low sugar kasi siya tapos hindi siya kumakain before bedtime. Delikado naman kasi sa kanya pag wala siyang kinakain. Like for example, kung 4 units 4 lang yung kanyang sugar, tapos, di ba ilang oras ka matutulog. So, dapat talaga nagmi-milk siya para may sugar sa katawan niya. Magla-last until in the morning. Kaso matanda na siya, gusto na namin tanggalin yung milk niya. Kaya, nag-study. Nag-study pa kami kung anong food ang ibigay namin before bedtime. Wala, kumakain na naman yung anak ko. Before bedtime guys, mahirap talagang tansyahin ang mahirap tansyahin ang diabetes guys. Everyday ka talaga nag-aaral. Oh, you're very noisy. Everyday ka talaga nag-aaral guys kung anong gagawin mo pag may diabetes na diabetic na anak ka, lalo na dalawang gabi na kasi inuubo kasi siya ay also dito yung ubo lalo na pag change of weather na malamig na sa amin. So maraming mga bata nagkakaubo. Tapos pag umuubo na. Tapos pag umubo kasi siya sa gabi guys at saka nagagatas siya. Nagsusuka kasi siya. Kaya mahirap talaga kaya wala akong tulog pag pag inuubo yan, wala akong tulog kasi lalo na pag nagsusuka kasi kailangan kong kunan again ng another sugar sa midnight.
mga 12 midnight, kukunin ko ang sugar niya kung mababa ba yung sugar niya. Tapos, bibigyan ko ulit siya ng milk or orange juice. The other night, binigyan lang ko lang siya ng orange juice kasi sabi ni Paul, pag binigyan lang namin ng milk agad, yung milk daw kasi nagsiset dito sa ating lungs. Tsaka baka mag-ano na naman, magsusuka na naman daw. Kaya nga, buti na lang talaga at ano, naghintay ako ng 12 midnight, hindi ako natulog at kinunan ko siya ng sugar. Kasi the next morning, yung kaniyang sugar is 4. 4 yung sugar niya. So mababa siya. Kung hindi ko siya binigyan ng orange juice sa midnight, talagang magha-hypo siya. So dapat alert talaga tayo mga parents kapag may mga diabetic kayo na anak. Yan niya ang rason guys kung bakit hindi ako talaga kumakabalik ng trabaho. Hindi talaga pwede. Wala talaga mag-aalaga sa kanya. Okay guys ha, kunin ko muna yung ating lumpia.